guys! Welcome to my channel! So ngayon, let me share to you my experience and review using this Coco Berry ng Jenna Essence. So body soap ito guys. So itong dalawang hawak ko, ito pangalawang purchase ko. Tapos ito naman, binili ni Mister kasi kailangan may certain amount na mabili siya para magkaroon ng less na shipping fee. Ganon. So kaya ito yung dinagdag niya. Sabi ko, dapat hindi ka na bumili kasi... Ayan, sasabihin ko sa inyo kung bakit ayoko na sana siyang bumili ng second bar or pang third bar ng sabon na ito. Medyo matagal ko na itong ginamit. Nabudol po ako sa TikTok. So, madaming nagsasabi din na effective siya. Pumuti sila isang araw pa lang. Kasama nila yung mister nila. Pumuti sila. So, based on my experience, guys, hindi siya nakakaputi sa skin ko. Okay, doon tayo ha. Klaro tayo. Sa skin ko, sa akin guys, hindi ako pumuti. Kahit katiting man lang sana na pagputi. Wala akong nakitaan using this soap. So, parang wala talaga siyang silbe sa skin ko, ganun. So, ito yung itsura niya. Ganyan siya. Tapos, kung di ako nagkakamali, nasa 35 pesos to 50 pesos yung price nito. Nakalimutan ko na guys, basta nasa ganun. 50 pesos, sabihin na natin 50 pesos. So, ayan. Binili ko yung una ko, guys, sa Shopee. So, legit yung seller na yun. Parang, ano siya, distributor siya. Tapos, check out ko. Dumating naman sa akin, trinay ko. Nung trinay ko yung product, guys, masasabi kong, yun yung pinakamatigas. Ito yung pinakamatigas na sabon na natry ko sa buong buhay ko. Alam mo yung kapag pinapahid mo siya sa skin mo, kaya ginaganyan mo siya, mararamdaman mo yung tigas niya. Pero, kapag ginanyan mo, pinisil mo naman, syempre, huhukay. Ayan. May mark na may iwan. Pero, guys, matigas siya. Based on my preference, matigas siya itong mismong sabon na ito. Tapos, meron naman siya ingredients na nakalagay dito. At saka, manufacturing date and expiration date. Sabi niya, nakaka-restore, renew, and refresh daw ito ng skin. So, guys, yung mga bar soap at saka mga ganong klase ng sabon, hindi ko maisa-suggest na gamitin siya sa mukha kasi pwede kayong mairita, pwede kayong magkaroon ng pimples, mga ganong bagay, okay? So, yung ingredients niya, guys, hindi ko na maipapakita sa inyo kasi masyadong maliit. So, ganito naman size yung kanilang sabon. Sana nilakihan na din nila, pati yung mismong sticker. So, sana mas malaki yung sticker, no? Para mas makuha mo yung mga information na kailangan mo. Like yung ingredients, sobrang liit. May papakita ko sa inyo ngayon, makikita ba? Hindi siya makikita. So, ang ingredients na meron nito ay refined coconut oil, sodium hydroxide, meron din siyang HA, calamansi extract, collagen, glutathione, alpha-arbutin na maganda, niacinamide na maganda, apple fruit extract, and camellia japonica, flower extract yon, and then meron siyang fragrance scent, and strawberry extract. Actually, yung amoy niya, hindi ko din naman gusto yun. Hindi ko gusto yung amoy niya, guys, kasi parang may pagka-lemon. Siguro dahil dun sa lamansi extract, hindi ko gusto yung amoy niya, guys. Yung isang binili ko naman, guys, sa legit din naman na seller, ganito yung itsura niya. Wala siyang ingredients dito, guys, tapos ganyan lang yung itsura niya. Pero yung una ko, ganito yung itsura niya, nung binili ko. Medyo matagal nito, guys. Hindi ko siya ginamit kasi nga natatakot ako na baka magkaroon pa ng side effects sa akin. Kasi yung binili kong isa, guys, meron siyang ganyan, no? Ayan. Hindi naman sa pagmaarte, pero ayan, meron siyang ganyan. Hindi ko na siya ginamit. Tapos, ganito yung lalagyanan niya. Medyo cheap yung lalagyanan na. Pagpasensya niyo na, pero sana yung lalagyanan medyo ginandahan na lang din nila ng konti. So, ayan na, guys. I-share ko na sa inyo yung review ko sa product na ito. Sabi niya dito, guys, hindi siya pwede sa mga 3 years old pababa. Pwede siya sa mga teenager. Tsaka peeling teenager. So, yung brand nito guys ay Jenna Essence. This one is Coco Berry. Madaming klase nito. Alam ko eh, madaming brand ang nag-produce ng Coco Berry. So, eto yung na-try ko yung kay Jenna. Kaso nga lang guys, hindi ko siya nagustuhan kasi hindi ako pumuti. And then, mas naging dry pa yung balat ko. Ipapakita ko sa screen guys. Mas naging dry yung balat ko dito. Tapos, may part na nangangate yung skin ko kapag ginagamit ko to. Lalo na dito. Medyo sensitive kasi dito guys. Kapag kinamot mo to, yung akin na, pag kinamot ko to, namumula siya. So, every time na ginagamit ko siya guys, makati siya. Actually, concerned din yon ng mga tao sa TikTok. Sabi nila, medyo makati daw yung product. Kaso nga lang, ang sinasabi naman ng mga distributor, mga reseller, ganun, na normal daw yun. Piling ko hindi normal yon, lalo na kung matagal na na ginagamit mo yung product, tapos makati pa din siya. Hindi na normal siguro yun. Tapos nagda-dry lang sobra yung balat ko dito guys.
yung part dito, parang medyo nagbabalat-balat, pero hindi naman pumuputi. Natatanggal yung parang libag kapag ginagamit mo siya. Siguro, yun yung okay din sa kanya, pero hindi ako pumuti, hindi kuminis, nag-light, nag-bright yung skin ko gamit nito. Medyo sensitive kasi yung balat ko, guys, kaya kapag yung mga product, medyo itchy, tapos pag kinamot mo, namumula talaga yung balat ko. As in, isang kamot pa lang na ganun, ipapakita ko sa screen, makikita na talaga, lalo na medyo maputi ako. Alam mo yun, kapag kinati mo, namumula talaga siya. Yung unang gamit ko pala nito, guys, ipapakita ko sa screen yung video. Ayan, yun yung unang product na ginamit ko. And tingin ko naman legit yun, no? Guys, gusto ko lang din i-share sa inyo na hindi lahat ng product na pinopromote sa TikTok ay kailangan bilhin natin. O hindi porket sinabi na nakakaputi to, nakakaputi ng puwet, ng singit, ng kinikili, ng buong katawan, ng mukha, bibilin natin. Kailangan suriin muna natin yung mga products na binibili natin. Maghanap tayo ng mga legit na reviews, ganon. Yung hindi one-sided, tapos hindi yung bayad, hindi yung sponsored, mga ganon. Humanap kayo ng okay naman na review. Kumbaga yung patas, okay? Kasi puro budol lang talaga yung nakikita ko sa TikTok, sa totoo lang. And then, ipapakita ko na din sa inyo, guys, sa screen, yung pagda-dry ng balat ko. Alam mo yung kapag natamaan siya ng something, o kaya ng kukumo, natamaan siyang ganyan, magpupute talaga yung balat ko. Kailangan talaga kapag ginamit mo tong sabon na to, todo-todong lotion ang kailangan na i-apply mo sa balat mo. And then, nung ginamit ko din to, guys, parang namumuti yung balat ko. Parang may nagpe-flake-flake na puti na something sa balat ko nung ginagamit ko to. Kaya hindi ko na siya talaga balak gamitin ulit. Itong mga to, ha, hindi ko na siya gagamitin. Kaya medyo matagal na itong mga to, eh. Bumili ako ulit, actually. Kaya bumili naman ako ulit para nga maipakita sa inyo yung review. Tapos yung mister ko naman, bumili pa ng isang sabon. Paano namin gagamitin yan? Pero sa skin ko lang naman, malay mo sa skin ni Mr. ko, pumuti siya. So, ipapagamit ko na lang siguro sa kanya itong mga to. And then, babalitaan ko na lang kayo sa comment section, guys, kung magiging okay ba itong sabon na to sa kanya. Kasi medyo maitim siya, kasi nga lagi siya nagmumotor. So, tignan natin kung puputi yung balat niya gamit tong sabon na to. Actually, natatalbogan na ito ng Kagayaku soap, diba? Ang dami nang lumalabas na ganong sabon. And gagawin ko din ng review yung Rosmar Kagayaku soap, guys. So, mag-subscribe na din kayo. I-follow nyo na din yung Facebook ko. Sa TikTok, hindi ako ganong nag-upload. Pero please, paki-follow na din ako sa TikTok. Abby Pring lang po yung name ko doon, sa so, paghihanap na lang. And then, sa Facebook, sa TikTok, sa IG, at saka sa YT, isa lang naman po yung ginagamit ko. Guys, disclaimer, hindi ibig sabihin na sinabi kong hindi siya effective sa akin, hey, hindi na siya magiging effective sa inyo. Pwede niyo pa din naman itong itry, malay niyo sa inyo, gumana siya, pumuti kayo, kasi nga may mga iilan din naman na nagsasabi sa TikTok na pumuti sila, malay niyo, ganun din yung maging experience niyo, pumuti din kayo tulad nila. Ako lang, guys, nung na-experience ko, nung trinay ko to, naubos ko na siya actually. So, hindi naman ako pumuti. Pero malay mo, di ba? Kayo, swertihin kayo, pumuti kayo using this soap. So, that's it for this video, guys. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo itong review na to. And hindi ko po sinisiraan itong product na ito. Ha, sinishare ko lang po sa inyo yung naging experience ko. Thank you so much. Huwag nyo kakalimutan mag-like. Comment sa ilalim kung kumusta naman sa inyo itong product na ito. Kasi baka sa akin lang hindi gumana. Pero hello din sa mga napapute ng product na ito. Congratulations po. Sulit yung binayad ninyo. At syempre, huwag na huwag nyong kakalimutang mag-subscribe. Bye!